Ang nakikita po ninyo sa ating screen ay ang kumalat na video bago magtapos ang taon. Ito pong si Vice President Sara Duterte at concurrent secretary po ng Department of Education. Sa video po na yan, makikita po ninyo ang kausap niya ang isang mag-aaral, isang bata. At ito po ay kanyang pinupuri. Sinasabihan na alam niya ang mga ibig sabihin sa kamay ng bata sapagkat may mga stars na common naman kapag ang ating mga anak sa paaralan ay nagiging very good sa kanilang mga pag-aaral. At sa tagpo na yan, naisip nitong si Vice President Sara Duterte na bigyan ng pagkain ito pong bata. At ang napili niya pong pagkain at dala sa kanyang sasakyan ay pulburon. Sinambit nitong si Vice President Sara Duterte sa video na ito ang mga katagang masarap ang pulburon. Isang linggo po niya, pwede niyang kainin. Binilang niya isa-isa, Lunes hanggang Linggo. Pero doon po kasi sa original o sa isang kumalat na video, mukhang meron pong addendum o karagdagan. Ano? Kasi dito po sa isang malinaw ang audio, in fairness naman kay Vice President Sara Duterte, hindi tayo fake news peddler. Wala po tayong nadinig na kataga na binanggit ni Vice President Sara Duterte ang mga salitang nakaka-addict yan. Kasi doon sa isang kumalat na video, parang malisyoso ang datingan. Hindi ko pinagtatanggol si Sara Duterte, I just want to be fair sa ating program. Pero dito, wala pong mababanggit na nakaka-addict yan. Kasi napakalinaw po ng audio. I-play po natin at kayo na po ang humusga kung ano po ang intention dito nitong si Vice President Sara Duterte. Pero tayo po ay magbibigay muli ng ating opinion tungkol po sa mga nakita at nadinig po natin sa video na ito. Yan, good boy, very good boy. Ngayon, isa-isahin natin itong screenshot. Ano? Sinasabi ni Vice President Sara Duterte, maganda naman para sa bata. Good boy, di ba? Very good. At alam niya kung ano yung mga nasa kamay ng bata, stars. Oh, pero ang naging reflection nito sa mindset ng mga followers niya ay napakamalisyoso para po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sinasabi po dito ng mga commenter, patulad po nitong Sir Tay Noelho, mabuti na lang tunay at totoong pulboron ang baon ni VP Sara. Baka kung special na pulboron yan, baka inagaw na yan ng ahas o ng jahas. Tapos, ito pong sinabi ng isa pa, si Maribel Hidaka, our next Philippine president Inday Sara Duterte. Walang problema doon kasi yun talaga naman ang gusto nila. Pero dapat daanin nila yan sa legal na kaparaanan at hindi po agawin ang kapangyarihan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na nilalayo ng karamihan po ng mga didisit sa kasalukuyan, in particular ngayong taong 2024. Kasi bakit? Eh sinasabi, ayon po sa mga bubuwit, talagang gagawin daw po ng lahat ng mga didisit ang kanilang makakaya para po ma-remove from office si Pangulong Bongbong Marcos. At hindi po natin yan papayagan. Tayo po dito sa social media makikipaglaban sa boses para sa publiko, para sa mga kapwa po natin sumusuporta at nagmamahal sa Pangulo, ipaglalaban po natin ang ating mga paninindigan at pagmamahal, pagsuporta para po kay Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy po natin ang video na ito. Tama ba? Tama po. Ano na ni teacher? Teacher Ben? Yan na, so far wala namang masama sa sinasabi dito nitong si Sara Duterte. Siyempre, pag-alo yan eh. Hindi natin ito kung publicity stunt lang ba ito para sa kanyang optics o nataon lamang na bumisita sa isang lugar itong si Sara Duterte at napagkatuwaan niya lamang na kausapin ng bata para pasayahin ito. Kaya walang malisya sa punto na yan, ha, mga tol. Katulad din ng sinasabi, siyempre, ng mga supporter niya. Sabi nga nitong Leopoldo Francisco Baragas, kay VP Sara, mas klaro kung ano ang pagkatao niya talaga. At kasunod niya na ang mga plano niya para sa bansa at gobyernong mabubuo na alam natin at nasisiguro na natin na para sa taong bayan at sa mga Pilipino.
Nasisiguro natin na mangyayari ito dahil kilala natin ang pagkatao ni BP Sara at ang pamilya niya. Talaga, yun lang ang masasabi ko, talaga. O, tuloy natin. Alam ko yan, pag madaming stars, yung magayon, at matulungin. Ito na. Ito na ngayon ang questionable sa naging action dito nitong si Sara Duterte. Kasi pinupuri niya yung bata. Tingin ko naman, bilang Vice Presidente at Department of Education Secretary, kung talagang nagnanais ka ng ikasisiya ng bata na regalo, hindi pulburon ang ibibigay mo. Di ba? Napakaraming pwedeng iregalo sa bata. Why pulburon ang binigay mo, Vice President Sara Duterte? Ayan! Wow! Merienda ko. Sabagay, sabi niya, merienda niya raw. Kaya maaaring coincident o intentional, si Vice President ang nakakaalam po nito. Pero kung hindi po siya manhid, kung hindi po siya, kung nagsasalang-alang po siya ng damdamin ng mga follower ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat iniisip niya ngayon na ang pulburon issue ginagamit para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi iyon naisip nitong si Vice President Sara Duterte? May pulburon siya, paborito niya ang pulburon. Ipagpalagay natin ganon. Pero dapat alam mo kung ano yung limitasyon na maaari mong ipakita given na ikaw ay kinukunan pa rito ng media. Alam mo sa sarili mo na kapag ka, ay pulburon ito, related ito sa pulburon issue na binabato ng mga anti-Marcos, ha? Eh bakit mo pa gagawin? Pero sa kabila noon, ginawa mo yan, Vice President Sara Duterte, kaya nagiging talk of the town ka ulit ngayon. Araw-araw, di ba? Parang malisyoso talaga yung datingan niya. Ano? Parang, I am not saying na totoo, parang lamang. Monday, inisa-isa pa, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pulburon. Isang linggo, kapatid. Hindi natin alam kung nagpapatawa siya rito. Maybe she was trying to be funny sa harapan po ng bata. Pero alam mo, hindi naman mauunawaan ng bata yung pagpapatawa mo na yun. No? Monday hanggang Sunday, tapos isang linggong pag-ibig. Anong puwang ng bata sa awiting isang linggong pag-ibig ni Imelda Papin? Hindi niya alam yon. At anong alam ng bata sa salitang pag-ibig? Napaka-musmus pa nung bata para pagsabihan mo o biruin mo ng mga ganyang kataga. Patuloy natin. Okay. Tuwang-tuwa sila, di ba? Sa pulburon. Tuloy natin. Wow! Anyway, ayan na yung ano, ayan na yung kabuuan ng video. Inulit-ulit na lang naman ito rito. At yung mga screenshot na lamang mga tol ang medyo talagang alluding yung mga fans niya, yung tagahanga niya, para kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero, to be fair with you, kasi kahapon, doon po sa kumakalat na video na medyo distorted po yung audio, ay sa huling bahagi, parang dinagdagan. At tingin ko, hindi yun boses ni Vice President Sara Duterte na nagsalita siya nakaka-addict yan. Tingin ko, merong someone na inedit yung video para palabasin na talagang intentional nga itong ginagawa ni Sara Duterte. Kaya mag-i-stick lamang tayo doon sa tunay at makatotohanang video at audio. At ito yon. Walang sinabi dito si Sara Duterte na nakaka-addict. Pero hindi maiaalis ang katotohanan na this video na ginawa ng kanyang party, ng kanyang team. Kasi hindi ka naman makakapagkuha ng video kay Vice President Sara Duterte nang walang pahintulot, syempre, di ba? O kung meron man, dahil nasa public place sila, hindi naman siguro ia-upload yan ng uploader kung wala silang intention na pasamain sa imahe ng publiko ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil itong pulburonic issue, sinimulan po ito no other than the father of Vice President Sara Duterte. Though hindi niya sinabi ang katagang pulburon, cocaine ang kanyang ginamit. Sabi niya noon, nung
nangangampanya pa lamang o magsisimula pa lamang ang pangangampanya para sa national election, there was or there is a presidential ball na gumagamit ng cocaine. At ang nangyari, kinonclude kaagad ng mga follower niya na ito ay si Bongbong Marcos ng mga panahong iyon. Kasi bakit? Eh, magkakasunod yung kanyang mga pahayag eh. Gumagamit ng cocaine, tapos spoiled brat, o kung ano-ano pang mga salita, weakling na related, at talagang direkta na sasabihin niya, in particular kay Pangulong Bongbong Marcos, lalo na doon sa isang talumpati. Alam nyo, si Bongbong, eh, weak yan, leader, sabi niya ng ganun, di ba? May bagahe. O, ganun yung mga banat ni Rodrigo Duterte. Kaya, sinakyan ito ngayon ng mga demonyita, ng mga supporter nila, particular itong si Maharlika. I don't want to mention na sana yung kanyang pangalan, pero iyan kasi ang katotohanan eh. Si Maharlika ang dahilan kung bakit kumakalat ang issue na ito ng paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos about this pulboronic issue. Si Maharlika ang patuloy na nagsasabi na meron daw siyang puting ahas sa Malacanang na nagbibigay sa kanya ng feed o information para yung mga sinasabi niya ay palabasin niya sa kanyang mga manonood na mga makatotohanan. Pero lahat po yon ay pawang mga kasinungalingan. Kaya imposible naman na sa Office of the Vice President and even sa Department of Education, eh, hindi alam ito. Ipagpalagay natin na hindi alam ni Vice President Sara Duterte ang pulboron issue. Assume nang ganon. Eh, imposible na yung kanyang PR team. Lahat ng mga politiko, lahat ng mga departamento, may PR team yan. At dapat ang PR team alam ang nangyayari sa paligid. Tapos hahayaan nila na ganito ang mangyayari. Na ganito ang sasabihin ng Vice President. E kung ganito talaga ang ginawa nila at hinayaan nila ito, merong mali rito. Sablay po iyon. Kung not intentional ang video na ito, sablay yon bilang sa trabaho ng mga PR. Kasi sisirain ito ang reputation ni Vice President Sara Duterte sa harapan ng mga supporter at loyalista para kay Pangulong Bongbong Marcos na nangyayari ngayon sa kasalukuyan. Oh, hindi ba nila naiisip yon? Kaya dalawa lamang ang bagay dito eh. This video is intentionally made. Or this video nagkaroon ng negligence sa part ng kanyang PR team. Katangahan yun para sa PR team niya. At kung ako, Vice Presidente at Department of Education Secretary, sisibakin ko ang PR team ko na yan. Sasabihin ko, pinapapangit ninyo ang imahe ko. Pinalalabas ninyo ngayon na masama ang loob ko sa Pangulo. Pinalalabas nyo ba na masama ang aking pagtingin sa Pangulo? Kaya dapat ganito? Asarin ko siya? O. Kung ganun, ha? Kaya nga dalawa lang, uulitin natin. Intentionally made, siyempre, with the blessing of the Vice President or negligence on the part of her PR team. Kayo na ngayon ang humusga. O, inuulit natin para mas klaro. Ang video na kumakalat, tingin ko, fake ang dulo na nagsalita itong si Sara Duterte na nakaka-addict yan. Kasi dito, sa video na napakaliwanag ang audio, walang mga ganong katagang sinabi si Sara Duterte. Pero, hindi maikakaila yung pulboron issue. Bakit kailangan gawin ito ni Vice President Sara Duterte? Ngayon, punta tayo sa delikadesa. Alam nyo ang salitang delikadesa, mga tol. Ito ay isang napakagandang trait para po sa isang tao. Halimbawa, ikaw ay nagsalita ng mga kataga, paninindigan mo ito. Laging sinasabi nitong si Vice President Sara Duterte, mahal niya si Apo BBM, kanya itong ginagalang at sinusuportahan. Pero taliwas ang ilang mga pahayag niya. Nagpapahayag siya ng pagkontra sa pulisiya ng kasalukuyang Pangulo. At pinakamasaklap ngayon itong viral video na ito na nagpapakita ng parang pang-aasar niya sa Pangulo. At higit sa lahat, ang naging mindset ngayon
ng kanyang mga follower na nakakapanood ng video ay totoo ang sinasabi ni Maharlika. Isang malaking katanghan na dapat kinokorekt niya kung talagang mahal niya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano ang ginagawa niya? Wala, nananatili lamang siyang tahimik kapag inaatake si Pangulong Bongbong Marcos. Sabagay, hindi natin kailangang asahan kay Sara Duterte na ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi the other way around, ganun din naman. Hindi naman siya direktang ipagtatanggol, syempre, ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wag na natin i-expect sa kanila yon. Ngunit, pwede mo naman siguro sabihin sa mga follower mo na maglaylo lamang sa pagtira kay Pangulong Bongbong Marcos. Sigit sa lahat, ipamukha mo sa mga follower mo na hindi ka atat sa pagka-presidente. Kasi ang mga follower mo, Vice President Sara Duterte, atat na atat sa pagka-pangulo mo. Meron silang mga sinusulong, let Sara lead, run Sara run on. O, ano ngayon ang iisipin ng mga sumusuporta at nagmamahal kay Pangulo? Ikaw ay hayok sa kapangyarihan, Vice President Sara Duterte. At hanggat hindi mo yan ipinapakita sa harapan ng publiko, mananatili ang ganyang mindset sa aming mga PBBM supporter at mga loyalista. Kaya kung merong katalagang delikadesa, Vice President Sara Duterte, at gusto mong patunayan na talagang mahal mo si Pangulong Bongbong Marcos, ipakita mo ito sa iyong mga aksyon, hindi lamang sa salita. Ngunit kung hindi mo kayang gawin yan, e manatili kang Vice Presidente, walang problema, binigyan ka ng mandato namin. Kasama po kami sa bumoto pero nagkamali kami sa iyo. Pero siguro naman, mahiya ka naman sa sarili mo, Vice President Sara Duterte, na ganyan ang ginagawa mo, tapos nananatili ka bilang alter ego o kalihim ng Department of Education para sa Pangulo. Nakakahiya yon. Kung sinasabi nila na si Lenny Robredo ay ganito, ganyan, eh parang mas mabuti pa sa'yo si Lenny Robredo eh. Kasi si Lenny Robredo merong delikadesa sa kanyang sarili. Pinanindigan niya na siya ay oposisyon. Pinanindigan niya na yung mga polisiya ng Duterte administrations ay mali at hindi siya sumasang-ayon. Kaya naman, nagbitiw siya sa pagiging gabinete ng Duterte administrations. Eh ikaw, para kang namamangka sa dalawang ilog, Sara Duterte, ang vice-presidente ng Pilipinas. Sinasabi mo, sa isang ilog, kakampi mo si Pangulo, sa ikalawang ilog, eh parang kinakampihan mo naman ang iyong mga supporter na sinisira si Pangulong Bongbong Marcos. Ipokrita ang tawag doon. Highest form of hypocrisy yan sa public office na hindi katanggap-tanggap sa isang public servant. When it comes to professionalism, eh wala. Leadership, wala ka talaga. You are incompetent. I'm sorry to say that. Though, ipinagmalaki ka ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mensahe para sa bagong taon na ang Department of Education ay nakapagpatayo ng 2,000 silid-aralan sa loob ng 2023. Napakalayo po nun kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon. To be more specific, on the second year of the Department of Education Secretary during the Aquino administration, this is fact, mga tol. Hindi ko binubuhat ang Aquino administrations dito, pero alam niyo naman kung ano ang tama at dapat doon tayo. In 2011, then Aquino administrations through his secretary nakapagpatayo ng more than 10,000 classrooms ang Department of Education, nang mas maliit ang budget nito kumpara sa Department of Education ngayon. How come na merong kang 700 billion plus budget for 2023 ang naipatayo mo lamang na silid-aralan ngayong taon na ito sa nakalipas na 2023 rather ay nasa mahigit 2,000 lamang. Sabi ko nga po sa video natin kanina, konstruktibong kritisismo hindi para kay Pangulong Bongbong Marcos kung hindi sa kanyang pinagkakatiwalaan na Department of Education Secretary. Kasi probably pinagkatiwala sa iyo yan eh, kaya hindi na hinahalungkat ni Pangulo ang mga detalye. Pero ayun ang katotohanan ng detalye. Napakababa ng performance level na yan kung ikukumpara sa mga naging sekretary sa nakalipas na panahon dyan po sa Department of Education. And sa huli, syempre, nagkaroon ng malaking anomalya sa Department of Education during the presidency of your father, Rodrigo Duterte. Pero ano ang ginagawa mo sa kasalukuyan?
Nasolusyonan mo na ba ang problema ng mga kawani ng Department of Education? Hindi. Napakabagal mong kumilos, Secretary and Vice President Sara Duterte. Kawawa ang mga kawani ng DepEd. Kawawa ang mga apektado ng pagbawas ng kanilang mga sahod para bayaran ang kanilang mga buwis, ang kanilang mga pensyon, ang kanilang mga loans. Ngunit hindi ito na i-remit sa proper agency. Sino ngayon ang matatalo? Sino ngayon ang maaalangan ang welfare sa huli? Hindi ikaw, kung hindi sila. Pero hanggang ngayon, hindi mo nagagawa niya ng mga kaparaanan. Napakaraming red flags sa Department of Education. And the most of which, alam mo, Vice President Sara Duterte, sa iyong opisina, the controversial 125 million pesos confidential funds. You cannot explain kung paano nyo ginastos in just 11 days ang pera ng taong bayan. Hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. At hindi magandang ehemplo yon sa harap ng mga mag-aaral. Kasi pagka Secretary of Education, dapat sa lahat ng mga sekretary ng departamento sa ehekutibo, ikaw ang pinakamataas ang antas pagdating sa credibility at integrity. Pero lacking ka doon, Vice President Sara Duterte. Kaya sana, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, madinig niya ang panawagan ngayon ng milyong-milyong Pilipino na palitan na niya itong si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Sabi nga ni Sir Benji Contreras, kung si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang kanyang sarili ay pinalitan bilang kalihim ng Department of Agriculture, kaya niya rin gawin ito dito sa Department of Education. O kaya naman, huwag mo nang hintayin yan, Vice President Sara Duterte, na tanggalan ka ng status dyan sa Department of Education. Magkaroon ka naman ng delikadesa sa iyong sarili. Ikaw na mismo ang magbitiw bilang kalihim ng Department of Education. Maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang magtapos, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manonood.